kanina, makita ko mga paak. Grabe, mamaak ang asawa. Tol, on the mix. Yung predator na yung asawa. Grabe, mamaak ang asawa. Atras, tol. Kabutang, Leo, makita ko mga paak. Atras, mangpang, tol. Sulod sa tulog katuig na mong pagninyo, violente nga ako ang asawa. Matapos hiwalayan ang kanyang asawa, inakala ko na ito ng babaeng ito ang magpapatibok ng puso ko at akala din niya na ako din po yung lalaki na papalit doon sa asawa. Asing ano pala ito, buwag sa asawa din yung bayhana, no? Karon, mura ko gadam ko, Kuya Card, mura ko gadam ko, tungod kay, grabe ang kalisod, no? Nga akong nagian sa maong babae. Hindi man daw kung siya pwede mo file of violence against women and children, kay lalaki man siya. Tige. So, unsa man yung tubag ni Dre. Na tubag. Actually, na yung tubag Dre. Matod pa Dre sa Osaka. Wait lang. Okay. Sabi ng isang abogado dito, mga kapamilya, ay ikaw na tuningingon sa usa ka abogado. Sa mong story ang aking ibasa nila, itong sa itong sender karon. Matod din sa usa ka abogado, mga kapamilya, magkakaroon daw ng isang bagong batas na magbibigay proteksyon sa mga kadlalaking binubugbog ng kanilang mga asawa. Okay? Ngunit, para naman kay sa isang profesor, mga kapamilya, pinuno po ng University of the Philippines Diliman Gender Office, hindi na nangangailangan ng isang bagong batas para sa mga kalalakihan sapagkat may ibaan niyang batas na maaaring tumugon dito. Sa tingin daw niya, hindi daw kailangan ng special na batas para sa mga lalaki kasi actually, ang mga batas natin ay standard ay paglalaki. Pwede naman daw siyang mareklamo batay po sa revised penal code kasi meron naman daw doon kaso ng slight physical injury, grave physical injury at iba pa.